Hey guys, bali share ko lang tong binili ko sa online. Actually, nung una hindi ko alam kung anong tawag dito. So, nag-search pa ako kung ano ba tawag talaga dito. Ang tawag sa kanya is pressure cooker bulk part load or sealer seal tray. So, bumili na ako sa online para sa pressure cooker ko. So, tingnan natin kung uubra ba talaga ito. Ganito na. Bali, kakabit ko na siya. Hindi naman ako hinihingi ng tulong kay Harry kasi parang madali lang naman siyang gawin. Tatanggalin mo lang naman siya sa pagkakatrade. So, ito natanggal na natin. Then, alisan na natin yung rubber niya. Kasi yung rubber niya, napansin ko kasi yung rubber niya punit na eh. Kaya, kailangan na siya talagang palitan ng bago. So, eto, natanggal na natin yung rubber niya. Medyo maliit yung rubber nung original eh. Kaya medyo nagduda ako kung uubra ba yung nabili ko. Kasi yung nabili ko, mas malaki. Pero, try pa rin natin gamitin kung pwede pa siya talaga. So, ayun, ikakabit na natin. By the way, guys, mura lang to. For 10 pieces, nabili ko siya ng 93 pesos sa online. So, yan. Kabit na natin. Madali lang siyang gawin. So, saglit lang. Ikakabit na natin. So, hinigpitan ko lang maigi, kaya gumamit ako ng pliers. Actually, guys, nung una hindi ko naman alam kung ito ba yung dahilan kung bakit nagli-leak yung pressure cooker. Pero nung chinek ko kasi yung pressure cooker ko, yun nga yung ring niya, isira na. So, inisip ko nga, baka nga ito yung dahilan niya kung bakit nag-leak. So, tinry natin palitan yung ring niya. Binilihan natin ng bago. And then, medyo duda pa nga tayo dito kasi ngayon na binili nating ring is malaki compared to sa original niya na maliit lang. Ah, okay na po. Tinesting na natin. So, hindi na siya nag-leak. Ibig sabihin, okay na ikabit natin. Isang paalala lang po, paggagamit po ng pressure cooker, sana po lagi tayong mag-ingat kung paano gamitin ang ating pressure cooker. Yun lamang po, sana po nakatulong. Sa uulitin.